Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po ng ating pong subscriber ang ating sasagutin. Ang kanya pong tanong ay, bakit daw mayroong si Christian na lumalabas sa puwerta ng kanyang inahing baboy 2 to 3 days after ng manganak? So kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pangagrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventure. Ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung mga secretions po na lumalabas po sa puwerta ng ating mga inahing baboy ilang araw pagkatapos po siya yung manganak. Kapag yung ating inahing baboy po mga kaibigan ay tapos na pong manganak, importante talaga natin po siyang tuturukan ng antibiotic for prevention purposes. Dito po sa aking backyard farm, ang akin pong nakasanayan pong iturok na antimicrobial agent ay Ruby Pinstrip. Ayan, ito po yung aking tinuturok po sa aking mga inahing baboy pagkatapos pong manganak. So alam natin na tapos pong manganak yung ating mga inahing baboy kapag lumalabas na po yung kanyang inunan. Pero kapag hindi pa po lumalabas yung kanyang inunan, huwag muna kayong magturok ng Ruby Pinstrip. Kapag nakalabas na po yung inunan po mga kaibigan, ibig sabihin yan, wala na pong laman yung tiyan ng ating inahing baboy na mga biik. Kasi nga, yung inunan po kasi ang nakadikit po sa kanyang uterine wall. Kasi doon po dumadaan yung dugo, yung mga carbon dioxide, oxygen, vitamins, minerals galing po sa inahing baboy papunta po sa kanyang mga biik. Ngayon, kapag lumalabas na po yung mga biik, yung placenta po ay dahan-dahan po yung ma-detach mula sa uterine wall para po mailabas po nating inahing baboy. So ngayon, kapag nakalabas na po yung placenta, lahat-lahat po, ibig sabihin yan, wala na pong laman yung kanyang uterus. Kaya, dahan-dahan na po yung babalik po sa normal hanggang maging normal po yung uterus po nating inahing baboy po, mga kaibigan. Kapag napansin nyo po yung puwerta yung inahing baboy nyo, ilang araw pagkatapos manganak na nag-iiba yung kulay, mula po sa kulay pula, naging kulay asol, parang mayroon pong bruises yung kanyang puwerta, yan po ay normal po mga kaibigan. Yun po yung mga sugat o mga laceration po sa puwerta ng ating inahing baboy, dahan-dahan na po yung naghihilom. So bago po maghilom yung mga sugat at laceration, yan po muna ay magiging bruises, mag-iiba yung kulay. Hanggang maging pink, maging brown at saka maghihilom na po yung mga sugat. Ngayon, kapag mayroon po kayong mapansin na mga secretions o nana na lumalabas po mula po sa puwerta ng ating inahing baboy, yan po ay normal lang po yan. Kasi yan po yung mga nana na nag-accumulate doon sa loob ng matres o uterus ng ating inahing baboy. Pagka-detach kasi po ng placenta o inunan mula po sa uterus ng ating inahing baboy, magkukos po yan ng bleeding, mabibleeding po yan. And then, kapag nag-contract po yung uterus, yung bleeding po ay masisild out, yung mga sugat niya o laceration niya ay masisild out po yan kasi nag-contract na po yung kanyang uterus. So ngayon, yung mga dugo na natitira po doon sa loob ng matres ng ating inahing baboy, mag-form po yan into nana o pus. After several days po na pagkatapos manganak yung inahing baboy niyo po, yan po ay dahan-dahan pong mailabas nating inahing baboy sa pamamagitan po ng mga secretions. Ito po ay pwedeng nana o saka ito po ay pwedeng mga patay na dugo po mga kaibigan. So yung mga ganyan po ay normal. Kasi kapag hindi po makalabas yan mula po sa tiyan ng ating inahing baboy, mula po sa uterus ng ating inahing baboy, yan po ay makakause ng further infection. Pwede pong mamatay yung mga inahing baboy nyo kapag yan po ay hindi po makalabas. Kaya, huwag po kayong mag-alala kapag meron po kayong nakita na lumabas sa mga nana sa puwerta yung inahing baboy nyo ilang araw pagkatapos manganak. Kasi po, normal lang po yan mga kaibigan. Kasi nga, nag-constrict na po yung uterus ng ating inahing baboy. Parang piniga na po niya, napiga na po yung nag-constrict na po yung uterus ng ating inahing baboy. At saka, piniga po niya yung mga secretion sa loob at pinalabas po niya sa puwerta ng ating inahing baboy. Kasi nga, kapag hindi po yan makalabas, yan po ay sanhi ng infection na magdudulot ng pagkamatay natin mga inahing baboy po mga kaibigan. Kaya po, huwag po kayo mag-alala kasi normal na po yung mga ganyan. So yan po yung ating vlog ngayon. Sana na po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung bakit mayroong mga nana na lumalabas po sa puwerta natin mga inahing baboy pagkatapos manganak po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye. Bye-bye. Yuhu. Makulit na bata. Sumasama sa vlog.